Sa ikalawang araw ng face-to-face classes, kumustahin natin sitwasyon sa pinakamalaking high school sa Pasay City. At may unang balita live, si Darlene Kai. Darlene, kumusta dyan? Good morning, Iga. Nagsimula na yung klase dito sa Pasay City West High School. At dahil naging maayos naman daw yung takbo ng unang araw ng klase kahapon, eh tuloy lang daw yung mahigpit nilang pagpapatupad ng health and safety protocols dito, lalo at first day of classes ng ibang mga estudyante dito. Alas 6 pa ng umaga ang umpisa ng klase pero alas 5 pa lang nandito na si John Greggy. Ngayon kasi ang first day niya bilang grade 8 student sa Pasay City West High School dahil kabilang siya sa set B. Kinakabahan din po kasi bago pa lang po ako dito eh. Hindi ko pa po alam kung ano yung room ko. Hanapin ko pa lang po. Hinatid siya ng kanyang nanay na masayang balik face-to-face classes na ang kanyang anak. Iba kasi yung module kaysa face-to-face kasi kaya nga ako natutuwa. Ngayon ang first day of classes ng kalahati ng mga estudyante dito sa Pasay City West High School. Hinati kasi sa dalawang set ang bawat section dito para masigurong may physical distancing sa loob ng classroom at paaralan. Monday, Wednesday, Friday papasok ang set A, habang Tuesday, Thursday at Friday naman ang set B. May module at practice sheets silang gagawin sa bahay sa mga araw na wala sila sa school. Masayang may halong kabaraw ang nararamdaman ng ibang estudyante. Excited po, medyo kinakabahan. Kasi? Kasi po, hindi pa po namin alam yung section po namin. Then mga bagong classmates. 2 years, parang walang ano, online class lang po. Tapos hindi po sanay, ganyan. Malaki ang hamon sa Pasay West. Mula kasi sa nasa 6,000 na estudyante noong 2020, nasa 7,400 na ang total school population ngayon. Ito ang pinakamalaking high school sa Pasay. Mayroon pa nga raw mga umahabol na late enrollees ngayong araw. Dati naman silang estudyante dito pero ngayon pa nag-ano. Kaya ina-address na po namin yung sa guidance. Okay naman po. Hopefully siguro tomorrow maging normal na siya. Pero dahil napaghanda naman daw nilang maigi ang back to school ng mga estudyante, naging maayos naman daw ang first day of classes ng mga nasa set A kahapon. For 2 years nga po, di ba, nag-pandemic. Kaya parang na-miss talaga nila yung school. So kahit na ano, pinano pa rin namin na may health protocol tayong gagawin. Hiwalay ang entrance at exit ng mga estudyante. Bago pumasok sa paaralan, chine-check muna ang temperature nila. Dapat lahat ay nakasuot ng face mask. May mga markers din sa palibot ng paaralan na nagpapaalala ng social distancing at pagsunod sa iba pang health protocols. Sa loob naman ng mga classroom, 1 seat apart ang mga estudyante. Igan, katulad nung nakikita nyo, eh, ongoing yung classes dito ngayon, 50 to 70 yung bilang ng mga estudyante kada section. Pero dahil nga may set A at set B, eh, kalahati lang yan yung pumapasok kada araw at 1 seat apart yung sistema dito. Mahigpit pong ipinatutupad na dapat lahat ay naka-face mask. So habang nagpapatuloy yan, may ibang mga estudyante na late nakapasok dahil nga sa masamang panahon na nararanasan dito. Tumigil na yung mahinang pag-ulan na naranasan dito sa Pasay City mula pa kaninang madaling araw, pero makulimlim pa rin po yung panahon dito. Yan ang unang balita dito sa Pasay City. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.